5 months in, andito pa rin tayo, fighting our way through this pandemic na gumulat sa ating lahat. Well, sino ba namang mag-aakala na mangyayari ito sa panahon natin, di ba? Possible pala. 5 months in, lahat tayo tinatry lang to live this daily quarantine life. Kung ikasama sila o mag-isa. Yung poly. Kumain sa labas. Bawal yung labas. Kahit wala kang pipili, naglalaan-laan ka lang. Nakakamiss din, di ba? So, you're so fun. As always. We can even go to parang coffee shops. Like, of course, and yung mga iba pang places na we go to pag gusto natin mag-relax na ba. Yung public music events. Okay. Spice, yung sasayaw ka lang, dance your heart out, full of energy, yung gano'n, yung gano'n. Tapos di ba fan season pa? Hindi na nakapag-fan. Oo. Yung, attain that peace that we want, that pre-pandemic kind of peace. Yung the feeling of being like, mas mag-work sa office, you know, mas mag-work. Nakakamiss pa naman mag-commute. Yung reason, parang mag-ayos ka. Hindi mo na kailangan mag-mask sa labas. Yes. Nalabas ka parang mag-ayos. Yung potential of talking to a stranger. Kung siksikan na hindi naman kayo nag-aalala na ngayon kasi pag medyo maraming tao, medyo crowded, nakakatakot. Gusto mo lang mga musta or like yung possibility of that happening. Ngayon, nawala siya eh. Hindi mo even consider it. Di man kasing dali noon yung pagpunta sa coffee shop, restaurant, or malls. Kahit mahirap na magbigay ng free hugs or humawak ng kamay, tuloy lang tayo. Basta tuloy lang. To check on our loved ones and our friends always na kahit after the pandemic we just always have to check with everyone else kasi di naman natin alam na kung ano rin yung pinagdadaan nila. Nakapag-reconnect ako, nakapag-usap ko ulit, naging kaklose ko ulit yung mga friends ko. Parang realize ko kami may tumulong yung paghihingan kasi the more na conscious ka sa katakulangan mo and everything. Believe in yourself. I am trying to look inward. Nasa akin pala, nasa mentality ko lang pala kung pipiliin kong maging stuck or maging free inward. Yun ay sagot mo? Life is short. There are always one in your hands. Funny how this one big shit show called 2020 can teach us a lot. Ngayon, mas natuto ata tayo na i-appreciate yung mga simpleng bagay.
like yung pagtubo ng bagong dahon sa inaalagaan mong halaman, yung sunset, pagdungaw mo sa bintana ng kwarto, yung conversations yung magkakaibigan kahit online lang, yung presence ng pamilya, inikita mo lang sila. Matatapos din to, malapit na. Sana. Probably.